mayabang at barat na si Manloloco. Bumabalik sa atin ngayon yung complainant, okay, si Ma'am Joanne Capilitan. Sobrang angas daw talaga nitong si Ronel Tolentino. Tinatawagan natin si Ronel Tolentino, pero kinakansel niya mga tawag natin. Talaga maangas talaga to. At napanood ko na itong video doon kay chairman, masyado siyang presko. Ta, wala siyang karespe-respeto kay chairman. Sobrang angas. Pati yung staff natin, nung tinatawagan siya, naninigaw pa. Mm-hmm. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Joanne. Magandang hapon po. So sabi niya, tataasan lang niya yung suporta kapag nasa abroad na siya. Pag nagbarko na daw po siya. Eh di ba usapan din siya magbabarko, dito na siya mag-grab? Opo, yun po yung sabi niya. Kaya lang, binlock ko po siya sa Facebook kasi ba na naman eh, parang hindi na naman sumusunod. Okay. Parang malabo na po kasi ulit eh. Okay. Mr. Ronel Tolentino, magandang hapon po sa inyo, sir. Mr. Tolentino? Hello, sir. Magandang hapon na, sir. Okay. Sir, hindi ka ata tumupo sa usapan nung nandito. Sabi mo, gagandahan mo yung suporta kapag may trabaho ka na. Eh, may trabaho ka na, oh, sa bukas. Wala pa ho, di pa ba nag-i-start? Nag-ano lang ako yung nag-ahanap po ako ng customer, yung dati yung customer. Nag-ahanap po ako. At alam niyo na waiting pa po ako 2 to 3 weeks ho eh. At alam niyo ba sir na yung anak niyo may sakit at kailangan ng paggamot? Alam po, alam po. Oh. Bale, ako unang tinigto eh. Okay. Ako unang tinigto. Pero yung pag-gisi ko pa lang, ano na ako, nataranta na ako, sabi, may dugo eh, sabi ko, teka lang, magbiyaya ako kasi hanap lang ako ng customer. Sir, yung 5,000 na suporta sa dalawang anak nyo, lapay ito may sakit, hindi po sapat yun, sinasabi ko na sa inyo. Pero ito nga, gumagawa naman ako ng paraan. Ginagawa ko naman ng paraan, alam naman nun yung kausap nyo na stop nyo, kausap ko yan lagi eh. Tumatawag ko kayo sa akin yan eh. Kaya nga sir, nagmo-monitor ako ngayon kung ano nangyari doon sa anak ko. Right. Tama sir, nagmo-monitor din po kami sa inyong sitwasyon. Ito lang sir, ano, bakit yung staff ko na tumatawag sa inyo, pinagmumura-mura, sinisigawan mo, ba't ganun ka? Ang papa mo sir, bumalik ka kaya dito sir, para makita mo yung gusto hinahanap mo. Nag-aano ako, nag-explain ako sa kanila. At saka, bakit ganun eh. Alam na may problema na kami, tapos sa biglang ihirita pa ako ng ganun. Kaya nga sir, pumunta rito si Mrs. kasi may problema siya sa laban sa'yo. Tsaka sa isang pambasar, makinig ka. Doon kay chairman, napaka-press ko mo sir, napanood ko yung video. Kinakausap ko ng isang elected official, si chairman na ginagalang sa inyong barangay at ikaw ay yung kamay nakasandal pa doon sa upuan at hindi ka man lang marunong magpo kay chairman. Napakayabang mo naman. Ano bang meron sa'yo? Eh, kinausap ko na yan si chairman din. Oh. Kaya alam na nila ko ano yung problema ko. Eh, siyempre, naghahalungkat din ako ng pumunta ng pagkakapera. Sabi ko na, taranta na ako sa pagkakaperahan na to. Eh, tapos, dininay pa ako ng angkas. Sabi ko, bakit ganito? Tapos, sir, alam mo bakit ka dininay? Kasi, ako, sir, lahat ng kumpanya na papasukan mo, i-request ko na ipa-drug test ka kasi may balita ako. Ito, galing mismo sa isang kamag-anak ko na ikaw rin nag-addict. Ha? Pwede ho. Pwede nyo ako ipa-drug test ho. Pwede. Sir, bakit napaka-press ko mo? Bakit ang yabang mo? Ano bang meron sa'yo? Sir, sinasagot ko lang sir yung tama lang na pwede nyo po ako ipa-drug test po kasi mali naman ang hinala na ng ganun kasi yung mga bashing na yan, hindi naman nila alam ang sitwasyon. Sir, hindi bashing po ito sir. Isang kamag-anak mo na sinabi ikaw rin addict. Sino nasabi? Kamag-anak mo? Sige. Kamag-anak ko? Pumunta ka rito, tiharap ko sa'yo. Walang magnasabi ng kamag-anak ko, drug addict o ano ba. Sinabi addict ako, nag-addict ka. Kamag-anak mo mismo. Wala daw, sir. Sinong kamag-anak ko magnasabi nun? Walang magnasabi nun. In fact, sir, eh, ngayon mismo tatawagan namin yung pulis para ilagay ka sa watchlist kung talagang ikaw ba'y addict o hindi. Oh, sige po, pwede po. Diba? Pwede po. Makinig ka rito. Pero, chairman, makinig ka. Chairman Cecilio Sacoro, magandang hapon po, chairman. Magandang hapon po naman, Sir Idol. Sir, na-monitor ko po yung video nung nandun po sa harap ninyo, itong Tolentino na ito. Super yabang sa lang angas at hindi man lang marunong magpo sa inyo, sir. Totoo po yun. Medyo napansin ko rin po na kulang sa pagrespeto. Pero po, bilang nanunungkulan, hinahabahan ko na lang po pasensya ko. May mga balita kasi sir, in fact mayroong nag-text sa amin na kamag-anak nitong mokong na ito. Na ito po isang adik. Siguro sir, sa tulong po ng mga kapulisan natin, ilagay nga natin sa watchlist tong hinayupak na ito, sir. Sir Rapi, siyempre po merong
proseso sa ganyang bagay. Kasi po, kung ako naman po papanungin ninyo tungkol sa pagkataon niya regarding drugs, wala po akong nababalitaan. Okay. Eh, pero sir, meron kasi sa nag-text sa amin na nag-identify siya na kamag-anak na wag na lang daw po sabihin ang kanyang pangalan na ito na po yung nag-addict-addict. Sabi, tapos ngayon, tinext back namin, bakit mo nasabi? Sir, tingnan mo na may mata niyan, nakadilat na dilat. Siguro po, sir, Rapi, yung bagay na yan, aalamin ko. Pero sa kasalukuyan, wala akong nababalitan po sa kanya. Pero po, i-develop yung mga nalalaman ko. Baka sakali pong maging positive, ay sigurado po, ilalagay ko po sa watchlist. Thank you, sir. Sandali po, sir. Colonel Andrew Aguirre, Commander Station 6, MPD Santa Ana. Magandang hapon po, Colonel Aguirre, sir. Magandang hapon po ulit, sir, Boss Rapi Idol. Opo, sir, Colonel. Colonel, meron po itong isang Ronel Tolentino, kamag-anak niya po mismo naglaglag sa kanya, na ito po na po nag-addict-addict at may problema sa kanyang pamilya at wala rin pong respeto kay chairman, napakabastos. Okay. At sabi nga po, dahil kaya ganun kanyang ugali, dahil addict na po ito. Sir, paki-check lang po, paki-intel nyo lang po ito, paki-surveillance, kung ano talang aktibidad nitong si Tolentino, Colonel, sir. Yes, sir. Anyway, pag yan napatunayan po, na gumagamit siya as categorized as user po, sir. Yes, sir. He will be included in the BADAC watchlist. Ayun. And after validated ng PNP station base ng PDEA, then nasa watchlist na rin po ng station yan. Subject Ayun. For immediate police operation. Ay, super, super. Thank you po. Colonel Andrew Aguirre, mabuhay po kayo ng Station 6 MPD Santa Ana. No problem, sir. Basta lahat mang nangangailangan, lalo po indoors nyo, ay ina-action lang po agad namin yan. Boss Rapid. Thank you po. Thank you po, Colonel Aguirre, sir. God bless po. Thank you po, sir. Thank you po. Chairman. Opo. Was that the first time na meron kayong pinag-aayos at inangasan kayo at walang karespeto sa inyo pong tanggapan, maging sa inyo po lalo na? Opo. Marami na pong inayos ako ng tungkol sa mga pamilya, pero iba siya dahil parang sanay siya makipag-usap ng parang walang respeto. Para bang ka-level niya lang yung nagpapakita ako ng paggalang, pero siya, siya nagkukulang ng paggalang. Imbis na palitan niya ako ng respeto rin, yes, sir, sa kabila ng pagpapakita ko ng respeto, opo, sir, eh, hindi niya po ginagawa. Yun nga, sir, napansin ko nga po, sabi ko napakabastos naman ito, eh, tiyempo naman po, etong si Mrs. niya pumunta rito at para magbigay sa amin ng update. At yun nga, tininan ko yung video, ay sobra-sobrang pagkabastos nito. Hindi man lang marunong mag-share kay chairman at wala man lang paggalang kay chairman. Yun. Sige po, chairman. Paki-monitor lang po itong aktibidad ni Tolentino. Ganon din po yung ating station commander. I-monitor na po, chairman. Sir. Tutulong po ako dahil malapit po sa lugar namin yan. Malalaman ko naman talaga ang buong katotohanan kung halimbawa meron siyang involvement sa drugs. Salamat po, Chairman, Sir. Yan, apo. Maraming salamat po. Din po. Opo, Sir, Chairman. Po. Mr. Tolentino. Okay. Sir, dalawa po ang reason kung bakit kami napatawag ulit sa iyo. Andito si Mrs., apo. Hindi naging maganda ang pag-uusap ninyo doon kay chairman, dahil inangasan mo si chairman, at the same time, yung pangako na dadagdagan yung kanyang sustento, gagawin mo lang kapag ikaw ay nagbarko. Hindi naman yung kasama sa usapan originally. Pwede magbarko ka o hindi. Dapat dagdagan mo yung sustento mo dahil napakaliit. Sir. Hello. Sir. Magiging bangungot mo ako, sir, dahil lahat ng kumpanya na pupuntahan mo, kukulitin ko, sisiguraduhin ko na ikaw ay talagang pag-iinitan ng iyong kumpanya sapagkat ikaw ay isang salbahing tao. Yan po ang papalabasin namin sa pamagitan po ng mga information matatanggap namin from the mga kinaukulan. Okay? Hindi naman maniniwala ako lahat ang kapitbahay sa inyo. Dahil kilala po ako kung sino po ako. Sir, hindi ko kailangan maniwala mga kapitbahay sa amin. Hindi po yan ang pakay namin. Ang pakay namin, paimbestigahan ka, i-validate namin yung mga sumbong na tanggap namin from your kapitbahay at from your kamag-anak. At kapag na-validate yan, nakikinig ka naman, siguraduhin namin, pagbayaran mo. At sir, hindi ka makakapagsampa ng barko dahil itong si Mrs., tutulungan namin, kakasuhan ka sa bawsi dahil hindi ka nagbibigyan ng tamang sustento. At kapag napatunayan na ikaw ay merong babae, papasampahan ka namin ng kaso rin kay Mrs. Diba? Wala naman ako.
hindi naman yung kasal. Hindi yung babae, wala naman. Yan ang sinasabi mo. May mga ebidensya naman. May mga ebidensya? Oh, may ebidensya, Mrs. Patay kang bata kayo. Wala na kami. It doesn't matter kahit wala na kayo. The fact na may nangyari noon, gagamitin ni Mrs. to. Gagamit sa korte to. Ano po? Pulpul ka ba? Eh kahit na wala na nga kayo, pero itong pwedeng gamitin ng ebidensya sa korte to. Oh. Na niloko mo si Mrs. at ikaw ay nag-commit ng ano, adultery. May maloko ba na nakaalis na? Maski na, sir. Yung litrato, papakita namin ito sa korte. Ano ka ba? Akala mo si Mrs. walang pera? Eh ako may pera ako. Ako magpipinance ng isasampang kaso ni Mrs. sa korte. Sir, yan po yung nakita ko sa drawer niya po na text ng babae po. Yung date po na yan. Ha? Hindi pala kayo kasal? Opo. Okay. Oo, nagre-reklamo talaga siya. Eh, lusot ka pala. Hindi pala kayo kasal. Opo, ma'am, hindi pala kayo kasal. Hindi okay, po. Sige. Well, kasi... Yung text na po yan, okay, 5 months pregnant po ako. Ma'am, okay, wala na to. Opo. Sige, lusot na siya doon. Kasi sabi kanina... Pero shoot sila yung... sa akin yung paginal... Mrs. Yung reklamo na... Alisin kasi Mrs. Sir... Sandali lang. Alisin kasi yung salita Mrs. niya. Alisin yan. Okay, hindi pala kasal. Okay. Ma'am, ganito ang gagawin natin. Obligahin natin to magsuporta ng tama. Opo. Ilan bang anak nyo? Dalawa po. Dalawa. Naka 2 years old po. Mr. Tolentino. Yes, sir. 5,000, hindi po sapat yon. Eh, wala nga ako trabaho. Naghahanap po ako ng trabaho ngayon. Gumagastos pa ako para umahanap pa ako ng pagkakitaan ngayon sa mga requirements ko. Plus, naghahanap ako ng pera ngayon para ipanggamot sa anak ko ngayon doon na sa hospital ngayon. Dapat lang. Dapat lang. Dapat lang talaga. At yung paghanap ng pera, trabaho mo talaga yung responsibilidad mo bilang padre di pamilya, bilang tatay ng mga bata, para masustentuhan yung mga pangailan ng mga bata. Di ba? At yung nasabi ko dito noon na bigyan ka ng karapatan sa mga bata, I don't think so. Kapag napatunayan na ikaw ay adik-adik, i-request namin sa DSWD na huwag kang bigyan ng karapatan na mapunta sa yung bata, baka may mangyari pa sa mga bata. Babae, lalaki, mga anak nyo. Babay. Pwede po, pwede po. Pwede. Lalo pat babae, baka mamaya, mamulestya pa. Pwede po. Good. Sir, regarding po sa mga sugat-sugat ng bata, gusto ko lang pong klaruhin kasi ang sakit po bilang nanay po na nahuhusgahan po ng mga tao na pinabayaan ko daw po yung mga anak ko. Yung regarding po sa sugat na yun, sir, isa pong mamaso po yun. Hindi po siya yung pinabayaan lang. Kaya po siya na lumaki ng ganun po kasi habang ginagamot ko po siya sa yung binigay po ng center, sir, eh hindi po talaga ano siya. Naintindihan kita, ma'am. Nung una tayo mag-usap, which... I'll stand by it still. Opo. Na yung mga anak natin, regardless kung marami tayong mga anak, kailangan nasa paningin natin. Opo. Meaning, hindi natin pabayaan. Ma'am, sandali, hindi natin dapat pabayaan na gumagala dyan, nasa labas, lalo pa yung sa bukid, opo, pupunta sa damuhan. Alam mo, may mga ahas. Marami na akong kakilalang mga tao, mga anak nila, sa Bela, ilan na, namatay, mga bata, natuklaw po ng kobra. Di ba? Pero one issue dahil kasi pag natuklaw ka ng ahas, lalo pa pagbata yan, at malayong ospital, patay. Opo. Yun lang po. So yun dapat bata palagi nasa tabi nyo. Pero okay na yun, ma'am. Talagang kuminsan yung mga bata malilikot, hindi maiwasan na magkaroon ng mga gas-gas. Opo. Okay? Opo. I know na inaalagaan mo. Sige, ma'am. Babantayan namin itong si Mr. Tolentino, lahat ng mga kilos niya. Opo. Kahit saan siya pumunta, kahit saan siya tumago pa sa palda ng nanay niya, will make sure na makakuha ka ng tamang suporta. At patay na ho yung mama ko sa cancer ho. Masasabi ko lang po sa video na matay yung mother ko sa cancer. Yan ang pinoproblema ko. Eh siguro, dahil siguro sa bigay mo ng problema sa kanya, may she rest in peace. Eh di malalaman natin sa mga kapitbahay kung sino tumulong at sino nagbigay ng problema sa mother ko kaya namatay. Oh, sinisisi mo si girlfriend? Ma'am, ba nag-insinuate siya na ikaw ang nagbigay ng problema sa mama niya? Hindi ho. Wala ako sinasabi ho yun. Sabi ko, malalaman po natin yan. Yung sa mga feedback po ng mga kapitbahay ko, sino po talaga nagbigay ng sakit ng ulo ng mother ko at sino po nakatulong sa mother ko. Okay. So, syempre, nakatulong. Sasabihin mo sarili mo. Alangan ba naman hindi mo buhati sarili mo? Hindi na ako magsasalita ho. Gusto ko marinig sa ibang tao. Good. Good. Ang sa amin dito, Mr. Tolentino, kailangan... yung mga bata,
kahit na hindi kayo kasal, kanina akala ko misis kasi nakalagay, hindi pwedeng hindi mo na suportahan yung mga bata kasi mababawsi ka. Sir, sinabi ko nga sa inyo po sa unang video, sabi ko magkasakit na ako or magano na ako sa sarili ko basta wag lang ang bata. Okay. Masarap pakinggan. Dahil pero dapat dapat din salita, dapat sinasama ng gawa. Mas mahal ko pa sa sarili ko yan, yung dalawang batang anak na yan. Sir, kung mas mahal mo sarili mo yung dalawang bata mo ngayon, gagawa ka ng remedyo, lahat ng paraan para maibigay sa kanila ng tama kung ano man yung mga gastusin, pangangailangan nila, 5,000. Sandali, sir. Yung 5,000, hindi po pagmamahal yan. Panggigipit po yan. Hindi sa panggigipit po yan. Kasi sir, po, seaman ka? 5,000? Come on. 5,000, more than 5,000. Pag may sobra ako, nagbibigay ako, sir. Pag meron akong kinitang extra, sir. Di ba, ma'am, magkaganda naman 5,000? Meron naman ako mga resibo, eh. 6,000 po every week. Oh, 6,000. Oh, sige, 6,000. 1,500 every week. Siman ka, samantalang marami mga siman dyan nakakapagdala ng $1,000 sa kanila mga misis. Kaya po ako, nag-shoulder po lahat ng utang ng ano, ng pinanggamot ko po sa mother ko. Hindi naman po biro yung sakit na ano, eh. Na liver sa cancer, eh. Ang pera parang baliwala na sa'yo. Yung buhay ng tao, yun ang importante sa akin, eh. Yung time na yun, eh. Hindi lang nakakaintindi ang babae na yan. Sir. Pero kung meron ko sa kanya mga yan, sigurado, mararamdaman niya yung anong nangyari. Alam mo, Nel, hindi mo rin ako maiintindihan, eh. Nasa akin yung dalawang bata. Eh, paano yung sasabihin mong delay? Eh, hindi ko pwedeng sabihin delay sa mga anak ko. Di ba nakita? Gatas didi pa yung anak ko. Kita ng bako, na kung kinakaw ka ba? Di ba hindi? Tinataranan mo lang ako. Ano? Di ba pinapag-account kita na ano? Oo, pero pinagmayabang mo nga sa akin, eh. Hanggang salita ka lang, Nel. Hanggang salita ka lang. Wala sa gawa. Wala sa gawa. Nag-open account ka sa anak mo, pero pinagmayabang mo lang yung anak mo lang meron. Nakikiusap lang sa kapatid ko na siya magpadala. Nakikiusap lang tayo. Naintindihan mo? Nakikisuyo lang tayo. Ibig sabihin. Hindi natin makikita ang oras niya dahil meron din anak yung dalawa. Sana maintindihan mo din yung dalawang anak mo ginagatas diaper pa tapos i-delay mo. Hindi, ito sasabihin ko sa iyo. Sabi nga ni Sir Tulfo, di ba? Normal lang madelay. Di ba kasi nakikisuyo lang tayo, okay lang. Normal madelay. Pero yung dati na nakalupa ako, bakit may nangyari pang delay? Sabihin ko sa iyo, bakit nakalupa ako? Dalawang buwan kami, wala signal doon. Sana ginawan mo ng paraan kasi alam mo namang palang ganyan, eh. Sana ginawan mo ng paraan? Ay, naku. Bakit minumura mo din ako? Sa'yo lang ako natutong magmura. Sa totoo lang, Nel. Sana, yun naman sana inisip mo. Kung ganun palang madidelay, sana ibuo mo na lang. 6,000 lang, hindi mo pa kayang ibuo? Grabe naman. Yan nga problema, eh. Patapos na doon ka pa nagsabi. Ngayon lang. Hindi, doon pa lang sa umpisa, Nel. Nag-deli-deli ka na. Tuwing makakaroon ako ng signal, anong ginagawa mo sa akin? Dinidebma mo ko? Ay, naku. Pakatipag video ko sa bata, hindi mo binibigay sa akin yung karapatan. Hindi kita sa pinagdadamutan, Nel. Hindi kita sa... Sana, gawin mo yung responsibilidad mo naman. Alam ko responsibilidad ko. Alam ko. Nakikiusap ako sa ate mo. Nakikiusap ako kay Rochelle, eh. Sabi ko, kung pwedeng gawa ng paraan yung padala kasi yung mga anak ko maliliit pa. Alam mo yung hirap ko, Nel. Okay, alam mo. Okay, wala nang maintindihan. Parang machine gun yung bibig nito. Ganito na lang, ma'am. Yung sa pagpapa-hospital, kaya lang magamot yung mga bata. Bibigyan ko ng tulong. Ronel, Mr. Tolentino. Nagpadala na po ako. Magkano pinadala mo, sir? Nagpadala po ako ng 3,000. Tapos, pupunta pa ako. Magbabiyahe pa po ako ngayon para okay. Makakuha ulit ako. Kasi okay. Dito po ako ngayon sa, ano, sa Taguig, eh. Okay. So nagbigay ka ng 3,000 para sa papagamot. Tama? Dadagdagan ko pa pag meron pa ho kasi okay. Pupahala ko magkano gastusin doon dahil nakangyo okay. Na kami doon sa kapitbahay nila ng 700, eh. Sir, kaya yung... Kaya ang ginagawa ko okay. Ngayon para makahanap pa ako ng pera pandagdag. So hindi ko alam good. Kung magkano ang gastos doon, eh. Good. For the meantime, kasi sir. Yung ihi tsaka yung dugo. Yun ang inaano ko. Kaya kung sana iwag naman sana dengue o nilagnat lang dahil dinugo. Dahil sa init ng katawan ng bata, sana ganun lang, wag lang naman sana yung tingge. Okay, sana nga po, sir. Dasal natin lahat. Sir, yung 5,000, dadagdagan mo yun, sir. Hindi sapat po yun, sir. Kailangan siya dumiskarte ka sa tamang paraan. Huwag kang gumawa ng illegal. Yung 5,000, dagdagan yun dahil dalawang bata.
di po talaga. Hindi ko po papalamunin ang anak ko na galing sa ethical hope. Correct. Dapat lang. Dapat lang. Dapat lang. Well then, kung ganon, kung ganon, huwag lang 5,000, sir. Hindi lang 5,000. Yan nga po. Hindi lang 5,000 po yan eh. Okay. More than pa kung meron ako nga. Sabi ko nga, more than po dyan, pas meron po ko. Okay. Sir, ganito, ibabalik ko kay chairman. Pero this time, mag-behave ka na sa harap ni chairman. Ayusin mo na yung pag-aasta mo. Kita mo, narinig mo naman si chairman. Sabi niya, first time lang siya makainkwento sa pag-aayos sa kanyang barangay hall na isang bastos na tao at ikaw yon. Narinig mo sinabi ni chairman. Di ba? So, ayusin mo. Pag ikaw ay nakikiharap sa nakakatanda sa iyo, lalo pat yan ay may katungkulan, elected official yan at that, hinalal yan ng mga taga Santa Ana, okay, galangin mo. Kasi pag hindi mo paggalang kay chairman, parang hindi mo na ginalang yung mga kasamahan mo dyan sa barangay, mga kabarangay mo, parang binastos mo na rin ang pagbabastos kay chairman dahil sila ang nagluklok sa kanya dyan. Nagets mo? Yes, sir. Magagalit sa iyo yung mga taga barangay mo na nagluklok kay chairman, bumoto kay chairman. Okay, sir? Babalik namin kay chairman, mag-behave ka na, sir. Okay? Mas maganda, sir, kung nakakusumano ka, hindi yung nakaganong ka pa, akala mo kung sino kasi ka. At saka, sir, makinig ka muna, matuto ka magpo at mag-sir. Ganun dapat, magpo ka. Sir, ganito, sir, eh. Na-stress na yung tao, hindi ko na alam, minsan nakapupunta sa mga tao. Sir, hindi pwede gamitin reason yung stress para ikaw ay maging mag-angas-angas. Gagawin mo scapegoat yung stress para makapag-angas ka? Hindi po, sir. Mali. Sir, rumispeto ka, sir. Rumispeto ka. Respetuhin mo po yung mga nasa katungkulan na wala namang ginagawang masama. Ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang chairman. Galangin mo si chairman, sir. Dahil one more time, pag hindi mo ginalang si chairman, kalaban mo, sir, lahat ng mga kabarangay mo na bumoto kay chairman. Parang binastos mo na rin sila. Okay, sir? Si chairman, sir. Ginagalang pa naman yan. Narinig mo lang kasi sabi ni chairman, bastos ka raw eh. Narinig mo sinabi ni chairman, bastos ka. Siyempre, oh. Ganda nga, patara maging tama. Di ba, sir? Magiging tama lamang yan, sir, kung ikaw marunong magpakumbaba once in a while. Kung may time ka, sir, magpakumbaba ka. Huwag yung akala mo ikaw yung palaging nasa tuktok ng tagumpay. E paano, sir, kung naging kapitan ka ng barko, baka saksakan ng yabang, ngayon pa nga lang. Ikaw ay isang regular seaman pa lang. E kung naging kapitan ka ng barko, baka pati presidente ng Pilipinas, eh, angasan mo na. Sige, ma'am, ibabalik namin kay chairman. Opo. This time, magbe-behave na siya. Opo. Dahil si chairman, obligay na siya. Okay po. Yan at, lang at tatawag na po rin po ako ng pulis na habang nag-uusap, may mga pulis doon na kapag halimbawa nag-angas-angas siya, sabihin ko sa pulis, kulatahin. Ay, hindi pala. Sabihin ko sa pulis na medyo straight yung kanyang katawan. Opo. Hindi, angas eh. Opo. Si chairman siya nagsabi. Sige, sir. Salamat na sa iyo, Mr. Tolentino. Pag-uusap namin kayo ulit ni ma'am. Sige po. Last, Miss Joanne, ako po itutulong. Opo. Nung nabanggit mo sa akin doon sa baba kanina na may sakit yung anak mo. Opo. Ako po personal. Nasaan po yung bata ngayon, madam? Nasa Southern Leyte po sila, sir. Nung isang gabi pa po siya nilalagnat. Tapos sabi ko, dalhin na kagad sa ano kasi baka dengue na po. Gusto mo umuwi ng Leyte? May trabaho po kasi ako, sir, eh. Gustuhin ko man po, kaya lang may pinirmahan po akong kontrata. Okay. Sige. Opo. Pero later on, wala ka bang balak na para mas makalapit ka sa anak mo at doon ka lang magtrabaho? May mga trabaho naman sa may Leyte? Inuupahan po ako, kaya lang maliit po siya, eh. Parang dito? Hindi, opo. Hindi po pwede kasi nasa taas, baka malaglag yung mga bata. Nasaan ba yung mga bata ano, sa Leyte? Nasa Leyte po. Gusto ko nga po makasama din kaya sa nga po, ma'am, ang suggestion ko lang po ito. Kung opo. Okay sa'yo. Na dahil malilit yun, samahan mo doon. Iba talaga pag nanay ang kasama ng mga bata. At doon ka maghanap ng work. I'm sure may mga trabaho naman din doon sa Leyte. And kami po ang sasama sa iyo na magpapamasahe sa papunta doon at bibigyan ka namin ng kunting tulong na makapag-start ka. Kung okay sa iyo. Pag anuhan ko muna, sir, kasi kaka-apply ko lang din kasi, sir, parang nagustuhan. Anong trabaho niyo dito, madam? Salon assistant po. Okay. May inaano po kasi akong goal ko, sir. Pero from time to time, ma'am, kailangan yung bata, dinadalaw-dalaw nyo. Opo, kasi pag sir. Lumakihan, ma'am, na hindi kayo nakikita, baka mapapalayo sa inyo. Tapos itong sinalaki, punta naging, ng punta, opo. Eh, sa kanya mapapalapit at makalimutan ka. Yun nga po yung ano ko, sir, kasi baka pag napunta sa kanya, ma-brainwash man o ano. Correct. Ganon talaga, ibibrainwash talaga. Inaalala ko po, sir. Ibibrainwash talaga ito niya na susulsulan. Sabihin yung nanay mo, ganito, ganon.
So, dapat ma'am, from time to time, nakikita ng mga bata ikaw. Pwede naman po pag okay na po ako sa trabaho ko po, ipapabakasyonin ko yung mga bata, kukuha po ako ng medyo malaki-laking kwarto po pagka nagkataon po. Dali mo rito? Opo, bakasyon-bakasyon po. Pwede rin, dito mo na dali mga bata. Opo, yun po sana sa'yo. Sige, kung dito, paano pa maasikaso kung... Yun nga po, maghahanap po ako ng ano po, mag-aalaga po sana kung hindi okay, kaya po si mama po masasama. Sweldo niya plus sweldo ninyo. Opo, pwede naman po sir. Okay. Sige ma'am, for now, magkano ba mga gastos sa ospital? Hindi ko po alam sir eh. Ang alam ko po, private po, pwede dinala yung bata kasi recommend na rin po sa ano sa kapitbahay ko po kasi maayos naman daw. Sige, ganito ang gagawin namin ma'am, magtatawag kami sa ospital. Okay, tawagan natin yung ospital. Tapos... kung magkano po yung mga expenses, tutulong po ako. Salamat ako po mismo ang gagawa ng parana para hindi na kayo problema dun sa bills. Salamat yung 3,000 na binigay sa iyo, na pinadala niya at maghahanap pa siya, tago niyo na lang yun, pag-emergency na lang yun. Salamat, sir. Yung pong sa mga gamutin sa ospital, gamutan, tapos medisina, sagot ko na po yun, sir. Salamat, sir Rafi. Okay? Salamat. Sige, ma'am. Pupunta kayo sa office. Doon namin, ma'am, igagawin yung pagbibigay sa inyo ng mga lahat ng klaseng tulong. Thank you po. And then, kapag nag-decide na po kayo, ma'am, na dalhin mga bata, sasama namin kayo doon sa Leyte, sunduin natin yung mga bata, kasama ka, tapos balik dito para makasama na. Mas salamat, maganda, ma'am, kasama mo yung baby mo. Opo. Gusto po. Talagang maliliit pa kasi sila, sir. Kaya nga po. Kaya, yung pangamba nyo na pagpalagi sa tatay. Opo. Kaya baka mamaya habang lumalaki hindi ka na nakita, makakalimutan ka na. Opo. Tapos samahan pa ng brainwash. Yan nga po, nakakalungkot sir eh. Diba? Opo. Sige ma'am, okay na po yan ma'am. Yung sa ospital. Okay, tawagin niyo yung ospital ha. Para tulungan natin si madam. Salamat po ma'am sa pagpunta. Salamat po. Magandang hapon po ma'am. Thank you po.